Mapakisamahan mo lang ang hangin, malayo na ang mararating mo. Hulihin mo siya at ikaw ay lalaya. Yan ang matagal nang natuklasan ng ating mga ninuno sa kain ng paraw. Mararanasan daw namin sa Iloilo ang pangunahing sasakyan bago pa nagkaroon ng kalye sa archipelago. Dito rin namin makikilala ang pinakamahuhusay na mandaragat na kaya pang humuli ng hangin. Dekada 70 pa nagsimula ang taunang Paraw Regatta Festival sa Iloilo. Ang mga pagdiriwang nag-uumpisa sa kalis. Binibigyang pugay rito ang paraw sa iba't ibang paraan. Dahil malalim ang ugat ng paglalayag sa Iloilo. Inaral ni Libby Limoso ang mga epiko ng mga ninuno. So, ano ba yung reputation ng mga taga Iloilo pagdating sa skills nila sa paglalayag? Talagang kilala ba sila noon pa? O? Kung dito tayo mag-base sa mythology, talagang yun, medyo pasikat sila sa mga ganun. Kasi may mga pangalan yung rowers nila kahit nung mythology times pa. Kasi yung dato hindi naman nag-row, pero may rower siya. Ibig sabihin, sa tradition nila, mahalaga yung bawat isa. Bawat isa. And importante siya sa structure ng kanilang community. Nasa dugo nila rito ang paglalayag. Kahit sa mga gusali, bakas ang alaala. Taon-taon nagtitipo ng mga taga-isla ng Panay sa lungsod ng Iloilo upang ipagdiwang ang tradisyon. Sama-sama sila naghahanda para sa pinakaabangan na paligsahan. Ang pamilya Demetilio, sa karaniwang araw, mga mangingisda. Ngunit sa mga araw na ito, sila ay pamilya ng mga kampyon. Ang pinakamatanda sa kanila, ang pinakamabagsik sa karagatan. Sa Guimarasu na, karira mo kami isang paraw. Sa huli mo na nga ang Iloilo, nagkukuha ng paraw. Nag-intrap mo dayon sa 1972. Nag-intrap mo dayon. Taong 1986, nang unang nanalo sa karera si Tatay Orlando. At simula noon, sa loob ng 30 taon, kung hindi second place, laging kampyon si Tatay Orlando. Nalipay mo kami mga kaintras karira eh. Kaya naman, maraming gustong sumunod sa yapak ni Tatay Orlando. Isa na rito ang kanyang anak na si Carl. 8 taong gulang pa lang si Carl. Bit-bit na siya ni Tatay Orlando sa kauna-unahan niyang karera. Gusto ko din maganyan kay Tatay magsikat, ma'am. Kasi kasama ko sa ano eh, sa mananagat, ma'am. Mananagat ng ano, ng isda. Alam ko lahat ang gawin ko sa paraw. Kahit hindi sabihin yung ano gawin ko, alam ko na, ma'am. Tubong Leganes ang pamilya Demetilio, munisipyo sa Iloilo na kilala sa paggawa ng mga paraw. Katunayan, hindi raw basta-basta ang pagpanday ng mga paraw. Ayon kay Carl, meron pa silang ginagamit na natatanging uri ng kahoy. Ang sa amin yung secret niya yun. Baka magaya nila ang aming ginagawa. Hindi pwede namin sabihin kasi maraming mayaman eh. Malam lang aming ginagawa lang ang kahoy. Pang halap naman kahoy, mahirap talaga, ma'am. Marami kaming bundok na puntahan. Marami kaming sabihan kung ano pinakamagaan niya kahoy na discovery, ma'am.
ang kuya naman namin ma'am sa katid namin malaki. Isang araw bago ang nakatakdang karera, susubukan muna ni na Carl at ng kanya mga kasama ang paraw na gagamitin nila. Ako naman, first time. Sinamahan ako ni Kapitan Alfred Espinosa, isang seaman na lumaki sa Guimaras na nagpaparaw. Ang paraw, of course, walang makina. You sail by the wind. The wind is your friend, and sometimes the wind is your enemy. So you cannot fight the nature. It's God-given, and that is also your privilege to go to one place to another place. Lahat ng sakay ng paraw may tungkulin, kahit sa pagbabalanse lang. Sa lakas ng hangin, maaring tumaob ang paraw. Ang kapalit, isang mabilis na biyaheng walang ingay. Sa halip ng motor, hampas ng alon lang ang madidinig at ang paghigop ng hangin ng layang. Yun yung mga tawag namin dito is taga-balancer. Kailangan mag-balance sa kabilang side to counter the effect of wind sa sail. Pag, di ba, pag may payong ka, pag pinasukan ng hangin, parang hihilain ka. Ganun doon, hinihila yung part ng paraw. Kailangan nilang i-balance doon para to maintain ang paraw in a floating condition. You cannot speed up your paraw. Ang mangyari, you will be staying still. Otherwise, magsasagwan ka. So, yun ang complexity on how to make the wind as your engine. So, kailangan mo tingnan kung saan ang direction ng hangin. Kailangan mo how to load the wind in your sail in order to speed up, and how to use the wind in turning your paraw going to your correct direction. Kasi walang makina, yung wind is your engine. Pero yung experience na feel mo na ang ganda ng simoy ng hangin, wala kang mga rinig na tunog ng makina, walang usok, you're free as the wind, ika nga. Ang ganda ng feeling. Tulad ni Tatay Orlando, nagsimula bilang mangingisda si Kapitan Espinosa. Pinalad siyang makapag-aral at naging seaman at kapitan ng barko. Ngayon, isa na siyang namamahala sa paaralan para sa mga marino sa Iloilo. Ang kapitan ako, hindi naman para udlala ko, barko naman. Pero yung hangin, ang treatment ng nature is the same. So, nakarelate ako. And on my childhood, well, sailing at sea sa paraw o sa bangka, may mga malaking barko dumadaan. Binansagang Seaman Capital of the Philippines ang Iloilo. Katunayan ang pinakaunang maritime university sa Visayas, dito matatagpuan. Dati 4 months profession to. Pag seaman ka, kumbaga third class ka sa mga profession. But nowadays, hindi na, we are the greatest contributor in the Philippine economy. Sabi nga nila, the
hero daw ng Philippine economy kasi how many millions of dollars ang nire-ring. Unsung heroes of the sea. Kung may bayani ng karagatan, meron din kampiyon ng karagatan. Isang tulog na lang sa sabak na sa karera ang mag-amang Demetilio. Pero hindi sila magkalaban. Si Carl, kasali sa open category para sa pinakamalalaking paraw na may premyong 100,000 piso para sa kampiyon. At si Tatay Orlando naman nasa category A para sa mas maliliit na paraw. 50,000 piso naman na nakataya rito. Dahil pang-apat na karera pa lang ito ni Carl sa sarili niyang paraw, meron siyang pangamba. Ang hangin, ma'am. Kasi ang hangin, hindi permente. Kasi may malakas at may himahina. Ang malakas, ang dami yan, makamataob kayo. Pebrero raw ang pinakamainam na panahon para mangarera dahil maganda ang hangin sa buwang ito. Pero magiging kakampi kaya ni Tatay Orlando at ni Carl ang hangin sa karero bukas. Si Orlando pa kaya muli ang magiging kampiyon. Araw na ng karera. Mga turista at taga-isla nagtipon sa baybayin para sa pinakahihintay na regata. May 41 paraw ang kasali sa iba't ibang kategorya. Narito na rin ang pamilya Demetilio, pamilya ng mga kampiyon. Ano? Handa na ba para sa karera? Ito ang magiging pang-apat na karera ni Carl gamit ang sarili niyang paraw. Habang ang tatay niyang si Orlando hindi na mabilang kung ilang kampyonato na ang napanalunan. Ano manalo, sir? Ha? Ano manalo? Gusto mo lang manalo. Okay. Ako, okay. Kayo may ano ka, kilala kang gumagawa. Ilan kayo, ilan ang kasama mo rito sa paraw? Pito, sir. Pito kayo? Bakit kailangan pito? Para balanse ng pagpersa ng layak, sir. Okay. Ikaw ang timon. Po, sir. So, ako daw ang sumusunod sa yapak ng tatay mo. Po, sir. Bakit? Kasi lagi na nanalo, sir. Eh. Lagi na nanalo. Ready! Ready! Set! Umpisa na ang pinangarap nila ng buong taon. Ang mga ninuno ng mga mandaragat na ito, humahabol at lumalaban sa mga pirata. Kaya nasa dugo nila hindi lang ang kaliksihan sa dagat, kundi ang lakas loob ng mga mandirigma. Dahil bihasa ang mga Ilonggo sa paglalaya, ang karagatan ay hindi balakid para sa kanila, kundi nag-uugnay ng sangkatutak ng pulo sa Visayas. Ang salitang paraw nga ay katibayan ng ugnayan ng iba't ibang karagatan at kultura sa mundo. Sa Malaysia, perahu ang tawag nila sa paraw. At prua naman sa Java. Ang paraw ay isang uri ng sakayan na na-develop ng ating ninuno, referring to the Austronesian ano, people. Itong nakita ko sa paraw. Ang paraw ay link natin para makita ang ating connection with the other Southeast Asian nations and also yung extension ng Austronesian migration like sa Micronesia, Polynesia, Madagascar, Africa. Nakita ko rin ang paraw ay maliban sa link natin siya or pwedeng gamitin as a symbol para sa yung cultural na pagkakaisa ng mga bansa. Kung ngayon sa mga karera na lang bumibida mga paraw,
Noon, gamit pa ito ng mga katipunero upang ipagbuklo ng Kilosan Luzon sa mga kasapi nila sa Visayas. Sa kasaysayan natin, nag-function din siya bilang sakayan ng mga mandirigma sa panahon ng Philippine Revolution of 1896. Kung wala ang paraw, hindi konektado ang mga balangay ng Katipunan dito sa Luzon at Visayas. Paraw ang ano ito, ang pumapel, no, para kumalat ang ideya ng ang ideolohiya ng Katipunan, lumaganap ang kanyang mga simulain para dumami ang mga anak ng bayan para labanan ang kolonyal na kapangyarihan. Ang paraw din ang ginagamit higit sa lahat sa pagtransport ng mga sandata, no, ng pagkain at mga gamit, iba pang gamit sa pagkikipagdigma sa mga Kastila noong 19th century. Nakakalungkot isipin na iilan na lang ang marunong maglayag sa Pilipinas. Maraming ang Pilipinong hindi marunong lumangoy. Ngunit noon pa man, kadikit na ng unang sibilisasyon ang dagat. Yan ang impact ng kolonyalism sa atin. Kasi ang kolonyalismo ang naglayo sa atin sa ating kabihas ng pandagat. Inilayo tayo kasi para sa kanila threat ang dagat. Bakit siya threat? Kasi ikinakabit nila hawi yung kwan. Yung expertise natin sa sea, doon sa notion nila ng piracy. Ilang siglo tayong sinako. Pero may mga lugar na katuwang pa rin ang dagat. Kita yan sa husay ng mga Ilonggo sa paggamit ng hangin. Pero minsan, ang hangin din ang taksi. Napansin naming nauna sa Pampang ang paraw ni Orlando. Hudyat kaya ito ng pagkapanalo? Ano nangyari? So, sobrang malakas ang hangin. Sobrang malakas ang hangin. Ngayon lang ba nangyari ito? Sawi, hindi saya ang nasa mukha ni Orlando. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasira ng hangin ang kanyang paraw. Ito yung paraw ng defending champion na si Orlando Demetilio. Malakas ang kumpiyansa niya na mananalo siya ulit. Pero bandang gitna lang ng karera, biglang naputol yung kanyang, itong tinatawag na pamalong ng kanyang paraw na nakakabit dito sa tinatawag na pok, itong layag na ginagamit nila pang balanse ng paraw. Kaya gitna pala ng karera ay naudlot na. Inaasahan niyang tatungkot na isang pagkapanalo dito sa Paraw Festival ng Iloilo. Ang anak na umaasang sumunod sa yapak ng kampyon na ama ay sa halip naudlot din sa gitna ng karera. Sa paglalayag, hindi lang puwersa ng hangin ang habol mo, kundi ang tamang timpla. At minsan sa sobrang takaw mo sa hangin, maari kang gantihan ito. Madalas, malupit lang talaga ang kalikasan. Carl! Oh, condolence. Oo, wow, ano bang nangyari? May bulok na. Oo, nasira sa ilalim, no? Lakas ang hangin. Ano, buwasak ah. Hanggang dito na lang ba to? Mababaw na eh. Buti hindi kayo nasaktan. Walang nasaktan? Yes, sir. Nakailag, sir. Nakailag. Tinan mo, oh. Bumagsak ito. Bumagsak sa akin. Nabagsakan ka? Nakailag ko. Nakailag ka?
I think they are overestimating the force of the wind in loading the kasi ang layag kinakargahan nila ng hangin. If you want to make your paraw run faster, lakihan mo yung angle ng paraw para makahigop ng full area ng sail, mahigop ng hangin. And that too much speed broke kanina sa paraw. Kaya mabilis kanina bago na broke, hindi masira yun kung hindi mabilis. Kasi nagtitension na lahat na parts nun dahil sa ano ng hangin. Hindi man nagwagi ang mag-ama ngayon, isa pa ring Demetilio ang naghari sa karera. Ang nanalo sa Category A, si Winnie Demetilio, kapatid ni Tatay Orlando. Congratulations! Ikaw ba talagang inaasahan mo na ikaw mananalo dito? Kasi may kalabang ka pa na kapatid, no? Sa ano lang, sa nagbinas lang lang sa ano, sa swerte. Swerte? Oo, swerte lang. Oh. Pero alam mo yung nangyari sa kapatid mo? Oo. Oh. Oh, pero ikaw naman, nakabawi para sa kanya. Oh. So anong taktika mo? Bakit ikaw nanalo? Anong ginawa mo para manalo dito? Anong tingin mong... Swerte lang sa hangin, sir. Dahil ano kung walang hangin, siguro hindi kami nanalo. Anong ginawa nyo para gamitin yung hangin? Nagawa kami ng sail na bago. Oh, bago to? Oo. Matibay pa? Oo. Malaki? Tapos, dalawang sail na ginawa namin. Okay. Kung masira? Mabasko ka hangin. Oo. Yung maliit na sail mo ginagamit. Kung mahina yung hangin, yun yung malaki. So anong pakiramdam mo ngayon na itong pamangkin mo at saka yung kapatid mo minalas pero ikaw ang nanalo? Masaya. Pero masaya nga malungkot dahil yung kapatid ko wala nakuha eh. Sayang. Sana dalawa ka rin. Tatlo. Tatlo. Halos tatlong dekada hawak ni Tatay Orlando ang titulo sa Paraw Regatta. Ngunit tila ngayong taon, nagbago ang ihip ng hangin. Sa paligsahang ito, laging may pagkakataong bumawi. Ngunit, hindi naman kompetisyon ang nagbibigay ng saysay sa paglalayag. Kundi pagtutulungan. At ang malalim ng paggalang sa kalikasan. Kasing lalim siguro ng bago kong respeto sa mga kakayahan ng ating mga ninuno. Mula sa Iloilo, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.